nandito tayo sa isang cave. Dahil ayun, nagpaparamin-amin ako dito dahil naghahanap ako ng obsidian. Habang naghahanap nga ako, ay may nakita akong emeralds. There we go. Kumikinang-kinang na emeralds. Hindi lang isa, pero dalawa. Ito yung pangalawang emerald na nahanap ko. Dito na ako kumuha ng mga obsidians. And to be exact, 10 lang yung kinuha kong obsidian eh. Kasi nakakatamad lang kumuha ng marami-raming obsidian. Kasi ang hina naman ng pickaxe ko eh. Like, naka-efficiency 2. Buti kong naka-efficiency 5 to eh. Baka makabreak pa ako ng mga nasa 20 na obsidians, diba? I'm trapped dito at siguro, imay na natin itong emerald na ito. Let's go. Easy. Imay na rin natin ito. At ayun. There we go. At pakunti-kunti guys, yumayaman na tayo. Hindi, joke lang. Sa pagkakalam ko kasi guys, napaka-rare na makakita tayo ng isang emerald ore. Biglang minakita kong dalawang emerald ore. Siguro ito na nga. Ito na yung kaswertehan ko. Kaya ayun, nandito na yung labasan. There we go. Nakita ko rin ang liwanag. Kailangan ko nanapin kung nasaan yung ating bahay. So, nandun na party yung ating pamamahay. Dito. Pari ko nga mag-clutch. Kaya ko ito mag-clutch eh. And... namalik lang. May gusto kong itry dito na clutch eh. Like ganito. Wow! Easy! Easy, boy! Hi guys, JVX Gaming here back with another video, and for today's video is maglalaro tayo ng Minecraft Java Edition. Welcome sa ating Minecraft Java Let's Play pang episode 19 na pala natin ngayon. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo notification bell para naman ma-notify ka sa aking every na malulupet na upload. Pagkatapos niyan, huwag mo kakalimutan na mag-like sa video na ito. Salamat! So ang gagawin pala natin sa episode na ito ay gagawa tayo ng bahay para sa isa nating villager. Ano nga bang villager yon? Or para kaninong villager nga ba yun, Kuya JV? Para sa librarian na villager. Without any further ado siguro, let's get started. Welcome sa ating Minecraft Java World. Yung nagtataka nga pala kayo kung bakit ako dito nagluluto ng cobblestone ay para magkaroon ako ng stone. Magka-craft kasi ako ng stone bricks kaya kailangan ko ng marami-raming mga stone. Pabayaan muna natin yan dyan. Meron nga pala akong mga binago off-cam tulad nito, itong bahay na ito. Diba sa last episode, oak wood yung nakalagay dyan? Well, pinalitan ko na. Para bumagay sa design, like diba ito, puro itong mga spruce wood like that. Ito naman, mga oak wood dati. Pag naka-oak wood kasi yan guys, ay para siyang pang ancient team niya. Hindi siya yung pang medieval. E ang gusto ko kasi, parang pang medieval yung ating team dito sa villager house. Kaya ang gagawin ko na lang ay papalitan ko na lang yung kanyang mga pillars ng spruce wood. Kung sakaling gagawa man tayo ng bahay galing kay Mythical Sausage. Pag pumasok nga pala tayo ay wala naman ako dito masyadong pinagbago. Wala naman ka special dito at wala lang. Ito lang ilinagay ko yung parang ganito para alam niya yung para siyang cashier. Parang ganun na nga. Tinatamad kasi ako guys na kumuha ng mga resources kasi marami akong kailangan na resources para matapos ko itong interior na ito. Kaya ayun, tinamad ako. Kaya soon na lang, di ba? Hindi ko talaga alam kung bakit nagagandaan na ako sa aking ginawang bahay. I mean, kay Mythical Sausage itong idea. Parang nagandaan lang ako nung pinaguan ko siya ng spruce wood. Kaya ayun, same rin pala dito guys. Wala pang masyadong design yung interior nito. Kaya yeah, hindi ko talaga alam kung bakit tamad ako. Basta ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong villager na bahay at para yun sa ating magiging librarian. Credits na naman pala kay Mythical Sausage dahil sa kanya ko na naman tukukunin yung idea ng aking gagawing bahay para sa librarian. Pero bago tayo magsimula, kailangan na natin mamaalam dito sa ating cow. And yeah, tama kayo nang narinig, papatayin ko na itong mga cow ko. Kahit masakit man sa aking damdamin, kailangan ko talaga itong gawin kaya... It's time to let you go. You're free! Wait, ba't ayun yung tumakas? Tumakas na kayo! Goodbye! Okay! Give me some letter. Let's go! Let's go! Goodbye! Bye-bye mga cows! Paalam! Sa susunod muli, walang tatakas ang tumakas mamamatay. Kahit masakit sa aking damdamin, kailangan ko talagang patayin yung aking mga alagang cow, yung aking mga pinalaking mga cow. Nagsimula sila sa pagkabata, tapos nung lumaki, kailangan na nila isacrifice yung kanilang sarili para sa akin. Para sa leather. Kahit masakit talaga sa damdamin, pero kailangan ko itong gawin. For the sake of my content. I mean, for the sake of the bookshelves. Hindi ko kayo makakalimutan. Sana huwag nyo akong multuin, ha. Bye-bye! Hindi ko alam guys kung papatayin ko pa ba itong dalawa na ito or papalayain ko na lang. Mini, mini, mini mo.
Pet from kabayo. Sinong papatayin ko dito? Ito or ito? Ito. Bye-bye. I'm sorry. So yun na nga guys, napakaraming mga nahulog na mga letter dito at ang lungkot-lungkot ko pero hindi lang halata. Pero ayun. Pero at the same time, ang saya-saya ko rin dahil ang daming mga letter na nagkahurulog or ang daming letter na loot. O diba? Makakakrack na tayo ng bookshelves. Na kailang letter ba tayo? 35 na letter. What? Hala, ang dami-dami natin nakaw, pero 35 leather lang yung aking nakuha. Akala ko magwa-one stock yung ating leather, hindi talaga tinadana. Pero nag-one stock ay yung raw beef, which is nice naman. Marami na tayong pagkain, o diba? Ang saya-saya ko talaga. Hindi lang halata. You can go now. Magpasalamat ka dahil may mabuting puso ako eh. Kaya kita pinalaya. Hala, hala guys, biglang namatay. Ay, wait. Hala guys! Biglang namatay. Siguro ang tanda na nung cow na yun kaya siya namatay. Hindi ko alam kung bakit yun namatay agad eh. Lutuin na natin tong isang stack ng raw beef. Lutuin na natin tong stone na ito. Lutuin na natin tong raw pork chop. Ba't puro mga stone yung niluluto? At ito wala na tong coal. Oh my god. Kailangan na natin kumuha ng mga coal. Ayun. Kunin na natin tong mga leather na ito. Yung ating mga nag-gather na leather. Ayun, there we go. I think naman siguro na naka-isang stack na tayo ng leather. Hindi ko pa alam. Pero yeah. Oh, we have a 38 leather here and a 45 leather here. Pagpigsama natin sila, we have a 1 stack and 19 na leather. Meron pala tayo ditong 27 na iron ore. Never mind that. Nakakalimutan ko pala guys na magtanim-tanim ako ng mga sugar cane. Oh my god guys. Kasi kailangan talaga natin ng sugar cane eh, para sa ating magiging mga paper. May gusto lang ako guys na i-try ngayon. Kasi hindi na ako nakakapag-hunt ng mga mobs eh. So i-try natin ngayon. Oh wait. So hindi tayo handa. Wait lang. Skeleton. Shield. There we go. Let's go! Critical. Hanap-hanap pa tayo dito ng mga mobs. Uy, may Enderman. Try natin patayin itong Enderman na ito. Yun. Okay. Papunta na siya dito at... Uy! Oh, wait! Oh, wait. Let's go! Critical! May creeper pala doon. Oh my god. Ang pangit na ng structure. Tama ba? Basta yun, structure na lang itawag natin dyan. You can't hit me. It's John Cena. Let's go. Ten. Oh my god. Ubus na yung ating shield. Enderman, tingin ka dito. Uy, may creeper. Kailangan ko lang mag-craft ng shield. There we go. Ano pa yung kailangan natin? Walang tayo ng spruce planks or any other planks. Wait lang. Excited tong zombie. Wait. Let's go. Wait lang. Pabilin mo muna ako dito, zombie. Wait lang. Pag ako. Uy! Wait. Wait lang. Oh, wait. Oh my god. That was close, guys. Tilting shield dito at there we go. Tara. Di mo ko kaya, no? Di mo ko kaya? John Cena! Ten. How about itong spider ito? Jump bang. Critical. Let's go. Easy. Ayoko sa creeper, eh. Delikado. Wait! And last. Let's go. Easy. Wait. No. One heart na lang tayo. Isang pagkakamali ko lang, may 5% chance tayo na mamatay. Kain mo tayo ng mga steak dito at tulog na nga tayo dahil ayoko nang makita yung mga pagmumuka ng mga mobs na yun. Panibagong umaga sa ating lahat. Sasabihin ko na sa inyo yung aking mga ginawa nung off-cam. Meron tayo ditong isa, dalawa, tatlo. Tatlong stack and 11 na spruce log. Ba't pala tayo nagkaroon yan? Nagparachop ako ng mga puno. Kung makikita nyo nga naman dito, ditong part na yan ay malinis na or kalbo na. Maglalagay lang ako dito guys ng mga dirt para ma-fill up ito ng mga dirt. I mean, para ma-fill up yung mga water ng dirt. Ilalagay natin yung gagawin nating bahay ditong part na ito. Without a further ado siguro, let's get started. We'll be right back.
Hi guys, so yun, kakabalik lang ng kuryente at hindi ko alam kung nakorap nga ba yung video ng paggawa ko ng bahay sa replay mode. And gusto ko lang nga pala sabihin na napaka-useless ng aking UPS. Seryoso guys, like, diba, pagkawala ng kuryente and then boom, patay na rin yung sa computer ko. Okay, walang silbi yung UPS ko. Well, ang UPS guys, ayan yung parang magkakaroon ka ng time na i-shutdown yung computer mo. Para malaman nyo na hindi lang ako nagrarason-rason lang. Well, ito, okay. Punta tayo dito sa aking recordings at ito pala yung aking re-record kanina. Ito yung parang introduction ko bago ako mag-build ng bahay. Tingnan naman natin sa ating Minecraft launcher kung na-corrupt nga ba yung video dun sa replay mode. Kasi nawala ng kuryente habang nag-build ako ng bahay. Kung sakaling man guys na na-corrupt man, ay i-explain ko lang sa inyo guys yung mga nangyari during nung pag-build ko ng bahay. And wait, it seems like Minecraft has not quit normally. O diba? Do you wish to recover it? Yes, please. Please naman. Don't give me false hope. It looks like na naglalag na yata. There we go. Wait, tingnan natin. Kinabahan talaga ako kasi baka na-corrupt yung recording sa replay mode. And buti na nga lang na na-save pa to ni replay mode or na-recover pa. Very good. Hindi siya parang bumalik kanina. Yung kung saan na hindi pa tayo nakakapag-build ng bahay. Paggabi na. Siguro matutulog na muna tayo eh. Kung makita nyo nga naman pala to guys. Nasabugan tayo ng creeper eh. Siguro guys, timelapse na tayo. Let's go. Tapos na tayo sa ating ginawang villager house para sa library. I mean, para sa librarian. And ayun, okay na siya para sa akin at hindi ko na siya parang pinaganda-ganda pa. Kasi yeah, sayang sa oras lang, di joke lang. Di pa siya tapos yung kanyang interior dahil wala pang design. And gagawin ko yun ng design soon, hindi pa ngayon. Tulog muna tayo at tingnan nyo nga naman yung ating bahay at sirang-sira na dahil sa creeper. Panibagong umaga sa ating lahat. Ito na yung aking sasabihin guys. Sisirain ko na itong bahay na ito. Itong nakikita nyo, sabay-sabay tayong mamaalam. Before pa naman na sumabog yung creeper dito sa ating bahay ay plano ko na talaga na sirain yung bahay. Dito muna siguro tayo titira dito sa bahay na ito dahil ang lawak-lawak eh. At pagdating dito sa chest na ito ay hindi ko alam kung i-break ko nga pa or hindi na kasi ang dami-daming laman at yung inventory ko ay halos mapuno-puno na rin kaya I think papabayan ko muna yan dyan. Ididig ko lang yung mga naka-pathway. Lagyan na natin silang dirt. Boom, 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 boom. Gusto ko talaga magbigay ng credits kay Mythical Sausage dahil sa kanya tong idea na ito at kung gusto nyo na makita yung channel ni Mythical Sausage ay link is in my description lang at kung gusto nyo malaman kung paano gawin yung ganitong bahay ay link is in my description lang. Kaya ayun, feel free to check them out. Nakakapagod guys na gawin itong bahay na ito. Well, hindi naman siya talagang nakakapagod tulad nitong paggawa ko nito. Ang nakapagpapagod lang sa akin sa paggawa nitong bahay na ito ay first attempt ko. Masyadong malapit yung pagkagawa ko ng bahay dito sa ginawa kong bahay para sa toolsmith. At ang second attempt ko naman ay mali yung pagkalagay ko ng entrance kaya binago ko. And overall, pagpatapos ka na sa isang bahay ay yun, mapifeel mo na yung excitement at gana. Wait lang guys, hindi pa pala tayo tapos dahil wala pa itong door. Parang mas maganda yata pag gagawin natin itong spruce planks. And then ito rin siguro, spruce door dito. Magka-craft na tayo ng lantern at isagad natin and boom! That's it for today's video. Tulog muna tayo. Pagkatapos nun, let's do the outro.
So yun na nga pala guys, at tapos na tayo sa ating episode na ito. At kung nag-enjoy ka naman sa ating episode ay make sure to subscribe at i-click my notification bell para naman ma-notify ka sa aking every na malulupet na upload. Para yan guys sa mga hindi pa sa akin nakasubscribe. At sa mga nakasubscribe man or hindi na nakasubscribe sa akin pero nanonood ng video na ito ay huwag na huwag nyo kakalimutan na i-like itong video nito. Make sure you do guys. Episode 20 natin, hindi ko pa alam. Nagdadalawang isip ako kung papasok na ba tayo sa portal or gagawa pa ng bahay para sa villagers. Isip-isip muna ako para sa ating episode 20 of Cup. Hanggang dito na nga lang yung aking video. So goodbye and peace y'all. Goodbye. Peace out.